Okay. Na natin. Wala, ayaw talaga. Pero pa rin, no? Humilaw yung signal and then clip. Tapos, naiwan yung protect. Today's video. Bali, yung dayong-dayo. Puro dayo na lang lagi sinasabi natin, ha. Yun, Tosun Run na CE50 na power amplifier. Kaya ako nasabing dayo kasi galing pang, hindi ko lang siya totally ma-recall, Samar ba or Leyte. Mga ganun, basta Samar Leyte na probinsya. Bali, pinadala dito sa atin para ipagawa. Nang una sa lahat, siyempre magpapasalamat tayo. Maraming salamat sa owner nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Kahit na, tingnan nyo, layo, pinadala pa rito para ipagawa lang sa atin. Ang issue nito kaya din lang sa atin, naka-protect signal and then clip itong channel 1. Sabay silang umiilaw. Yung kabilang channel is okay. Ito yung mission natin for today's video na sana may fix natin yung unit ni sir. At simulan niya ni si pre-promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ito, papakita ko muna sa inyo. Ipa-plug in muna natin and then para makita nyo kung ano yung sitwasyon niya. Ngayon, naka-plug in na sa may bulb. Ngayon, tingnan nyo. Nagno-normal naman siya, oh. Bumababa naman yung bulb ko. Pero, kung mga papansin nyo, protect, signal, and then clip umiilaw sabay-sabay. Pero, normal siya, oh. Hindi siya umiilaw, di ba? Oh. Yung channel 2 is normal. And then, sinubukan ko na kanina ito. Sinubukan ko ng natanggalan ng supply. Ito, ako sa inyo, tanggalin natin. Yan, tanggalin natin to, ha. Okay. Para malaman natin kung saan yung problema. Nasa relay section, nasa amplifier, or may iba pa. Malantigas, ha. Ayan, natanggal na. Sobrang tigas. O yan, wala na natirang supply, ha. Tanggal na natin yung negative, high positive and then low negative and then low positive. Itong naiwan na lang sa may kabilang channel. Ayan, pansinin nyo kung ano yung mangyari. Ganun pa rin. Umiilaw pa rin siya. Umiilaw pa rin siya. Ito yung palaisipan ngayon. So ngayon magpo-focus tayo sa may itong board na to. So sa kabila is naging normal, eh. Magpo-focus tayo rito and then yung relay section try natin. Ayun, stay dyan lang kayo. Mali, babaklasin ko lang muna itong board or channel 1. Pinaklas ko muna yung board. Tapos, nakahang yung itong supply. Tapos, itong input, nakahang. Tapos yung muna dito. Ang iniwan ko na lang ay ito sa may indicator. Tapos, dito sa may supply ng relay. Natin kung ano mangyari. Natin kung ano lalabas sa tawas. Ayan. Nawala, oh. Nawala yung signal tsaka clip, ha. Oh, pati protect naging normal. Bakit gayon? Walang normal siya, oh. Okay. Analyze natin ulit ito. Bali, kung nawala siya, dumi talaga, oh. Ito yung disadvantage kapag yung pan is paloob. Naipon yung alikabok dito sa may looban. Pag ganyan, nawala siya. Okay. Try ko nga ulit ibalik. Try ko muna ibalik yung mga maliliit na mga sakit para malaman natin kung ano talaga yung problema niya. Teka lang, ay babalik ko lang muna. So ngayon guys, bali ito, binalik ko ulit. Baka sakaling maging okay. Ayan, binalik ko na. Binalik ko na yung nandito. Okay. Na natin. Wala, ayaw talaga. Pero pa rin, no? Humilaw yung signal and then clip. Balikan ko na lang kayo. Balikan ko na lang kayo pag nahanap ko na yung problema nito. Alam ko na kung saan galing yung clip, signal, and then naiwan na protect. Eto, binaklas ko siya pa isa-isa mula dito, papunta rito hanggang dito sa may dulo.
Ito kasi voltahe rin ito eh, dito. Papunta siya dito sa may pinaka drive. Ayan. Tingnan nyo. I-on natin. Nawala na siya oh. Nagiging normal, naging protect na lang na iwan. Oh, di ba? Ito yung tinanggal ko. Ito. Ibig sabihin, okay, off muna natin para safety. Ibig sabihin, dito na side na may problema. Magpo-focus tayo dito. Hanapin natin yung salarin. Baka mamaya yung dilaw na naman na yan yung may problema, oh. Teka lang, ngayon babaklasin ko lang muna itong pinaka-board and then magto-troubleshoot na ako dyan. Day 2. pangalawang araw ng paghihirap natin sa unit na ito. Bali, ito, nauli ko na yung sira. Sa dami-dami kong binaklas, inuwi ko na nga sa bahay ito eh. Bali, pinagpuyatan ko rin sa bahay ito. Alam to ng mga solid follower subscriber natin na nag-live tayo is daladala natin itong board. Ito, halos nabaklas ko na lahat ng mga transistor dito. Pati dito, na-check ko na yung mga output. Buo. Tapos, nahiambing ko rin sa may kabila. Buo. Pati nga yung mga trimmer, oh, pinagpalit ko na. Oh, kaya matangkad. Oh. Yan. Wala akong makitang sira. Sabi ko, ba't ganun? And then, andito ah, kasi hindi ko pa naman kinakabit ito. Kasi dito pa lang, mag-supply ka ng 180 volts dito, may masusukat ka na bias eh. Na kahit di nakakabit ito. Anong nangyari? Wala talaga. Ganun pa rin. Nagpo-protect clip, apat na ilaw pa rin yung umiilaw dito. Ngayon, eto na. Na-trace ko na. Dito pala oh. Pag ginanyan mo lang siya, akala mo buo. Yan oh. Yung pala, napudpud na yung cladding. Yan, pansamantala lang muna ito. Ayusin ko pa naman yan mamaya. Tapos ibabarnis natin kapag nalinisan na. Tapos may jump natin ng maayos. Yan, nung tinisting ko siyang ganyan niya, okay na siya. Nagiging normal siya. And then nagkaroon na siya ng bias. Itong mga trimmer, ibabalik natin kasi okay pa naman yung trimmer niya. Hindi natin ipipix to. Normal pa eh. Okay pa yung bias niya. And then, parang magandang klase. Magandang klase yung nakakabit. Ngayon, meron pang isang problema. Yung itong channel 2, ito binaklas ko yung KSA. Hindi lang ako sure kung ano to, kung MOSFET to or para MOSFET yung pagdating niya or IGBT to. Kaya mo, i-plus ko na lang sa screen dyan. Hindi ako nakapaghanda eh. Hindi ako nakapag gagel. Ayan, ito. Meron akong brand new. Ito, bago ito. Kasi meron din ako ginawa dati na tusundra na si A20. Sira rin yung ganito niya. Kaya may reserve. Buti may reserve akong isa. Ayan, ito. K1058. Sira yung isa rito, sira. Yung, kasi pinagpalit ko silang dalawa. Yung ito, itong channel 2. Dito, kinuha ko siya dito. Kinuha ko. Pinalit ko siya dyan. Doon na naman talaga diskarte eh. Trying and error, kumbaga. Sa mahanap mo yung sira. Pinagpalit ko, ganun pa rin. Tapos, meron akong isang napansin na sira. Ito galing channel 2 yata, parang sira eh. Hindi ako sigurado kung umandar pa itong channel 2 or yung channel 1 lang talaga yung may problema kasi hindi ko pa naman nakausap ng maayos si sir eh. Ito. Sira ito. Mayroong isang iba yung reading. Yung isa is good. Nanda ko na yung tester natin. Ito, pinailira ko silang tatlo. Parehas lahat ng kanya na, lahat ng code niyan, parehas, hindi lang siya makita. K1058, medyo malabo lang kasi yung sulat eh. Pero K1058 yan. Ito kasi bago ito, kaya yung sulat is malino pa. Ito, pansinin nyo to. Kailangan, ayusin ko yung setup natin yung medyo magandang spot. Ito. Tingnan nyo, mayroon siyang continuity oh. Oh, yan ah, may continuity oh. Yan, ito wala. Tapos itong good natin na or brand new natin, wala. Dapat wala pala siya. Yan oh, wala. Yan, oh wala oh. Tapos pag dito meron, dapat meron siyang ganyan. Tapos ito meron din. Na, teka lang ah. Medyo one man game tayo. Eh, yan, meron. And then ito, meron. Pare sila. Yung ito,
Meron din naman to. Meron. Pati dito niya meron, no? Pati dito sa may gilid, meron, no? Dito, wala. Wala. And then, ito, wala rin. Ibig sabihin, ito, tsaka ito, pares good. Yan, pares good ito. Yung ito, ito, yung makikita naman yung sulat, eh. Hindi lang siya ganun kanina, go. Ibig sabihin, ito, sira. Pero alam ko, dito ko nakuha to sa may channel to, eh. Itong side na to, yung hindi pa na galaw. Pero yan na natin. Bali, ang gagawin na lang natin, ito yung kakabit natin. Ito, and then, itong bago. Yan, itong bago. Para sigurado tayo. Ito, duda tayo dito sa may reading nito, eh. So, ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung lagay niya or sitwasyon niya na amp natin ito. Minsan talaga yung ganitong klaseng design, yung itong papasok yung hangin, nakakasira talaga ng cladding ng PCB. Katulad sa may ginawa ko sa Kaiser na taga Bulinaw, Pangasinan, yung Acryl 8 yata yun, or ay hindi, IMIX na 18. 18 ba? O 8 yun. Ganun din ang nangyari. Nagaganda pudpud din yung cladding niya. Ito naman, pag hindi mo siya tistirin, akala mo buo pa siya. Akala mo nakakapit pa. Pero pag tinister mo, wala na. Kaya ang tagal ko, kalain mo, ano oras na ngayon? Alas 4 na. Mula alas 10 hanggang alas 4. Alas 8 hours na na kalkal akin. Nang kalkal ko ng unit na to, eh, hindi ko makuha yung sira. Yun pala, dito lang. Ayun, bali, teka lang ha. Babalik ko lang muna itong K1058 na yan. Ay, balik ko na yung channel 1. Channel 1 muna yung binalik ko. Yan, ito. Ito. Yan, yung wire na pula sa ilalim. No? Tapos, eh, nilinis ko na rin konti. Medyo malinis na siya yung casing kahit papaano. Pero kulang pa. Mamaya na lang. Para di na maba yung oras natin. Ayun, nakakabit na lahat to. Pati itong supply, kinabit ko na. Oh. Makikita nyo. Yan. Pinahuli ko lang itong channel to kasi balak ko siyang isprayan ng varnish agad. Ibarbarnisan ko yan mamaya. Sabay sila nito. Pag maging okay na to, baklasin ko ito tapos babarnisan natin. Ayun, naka bulb muna tayo. Okay. Ayan o. Oh. Wala na o. Oh. Protect na lang naiwan o. Oh. Ah, nag-relay. Oh, wala na. Goods na. Tapos, dito ko nilagay yung key 1058. Alam ko, MOSFET din ito eh. Ah, dito ko na rin siya nilagay. Ito, itong bago. Tapos, sinukatan ko na ng bias ito. Ang bias nito nasa 0.4 eh. Ayan, try nga natin lagyan ng audio. Lagyan ko ng audio kahit wala mo ng speaker kasi itong kable yun, nakabaklas. Try muna natin lagyan ng audio. Try natin kung magkakaroon ng signal dito. Teka lang ha. Eh, nakanda na yung laptop natin, oh. Mandar na. Nakalagay na rin itong mga input natin. Try natin. Sana may audio na siya. Excited tayo. Ayan na. Normal na siya. Parang kwan na. Ayun, umiilaw. Pero pag ginagalaw mo yung control, parang malakas yung ilaw. Para kasira na yung control nito. Pero may audio na siya, oh. Ayan, oh. Speaker na lang kulang nito siguro. Ayan, okay na. Okay, bali baklasin ko muna ulit ito. Tapos babarnis muna natin. Sabay itong dalawa. Babarnisan ko muna ito. Para tumibay ulit yung cladding. Tapos linisan natin ulit ng pan yun. Brasin natin ng mas maigi siya. So ngayon, stay tuned na ulit kayo. Ibarnis ko na. Ayan o, kumikinang-kinang siya o. Parang bago na ulit siya. Ang ginagamit ko dito, barnis ko lang eh. Yung epoxy na clear. Kumikinang-kinang siya. Bago na. May pangontra na ulit yung cladding. Pwede na ulit kapitan ng alikabok. Babalik ko na, parehas. Sana yung channel to wala ng problema. Baka mamaya may problema rin channel 2 na to. Ngayon, ibabalik ko lang muna itong dalawang board. Tapos, testing natin ulit ko na yung dalawang board. Dalawa na ito. Yan, tapos, binalik ko na yung terminal lang speaker out. Bali, kable na lang yung kulang. Ay, yung cable tie na lang kulang. Tatali na lang. Pati dito, nakabalik na yung channel 2. Nakabalik na rin. Yan, kulang na lang talaga is babrasing ko na lang yan. Okay. Try muna natin na walang speaker.
Ah, normal na, nawala na yung clip tsaka signal, oh. Okay, naka-normal mode na siya. Ay, yung laptop natin, umaandar mula kanina. Ay, may audio na talaga siya, oh. Ayan, oh, dalawa. Ngayon, para makumpleto, lagyan natin ng speaker. Teka, nagkabit na ako ng speaker. Pilitan ulit tayong gumamit ng speak on. Wala kasi itong binding post, eh. Naka-speak on ito yung terminal niya. Ayan, wala siyang binding post, oh. Yan, naka-stereo tayo. Dalawang channel. Ayun, dalawang baba, dalawang gitna na sub natin. Okay. Yan, naka-220 na pala ako, ah. Ito, 220, oh. Wala na yung bulb natin. Yan, naka-220. Mga kanina pa yung mandar yung laptop natin. Okay. Ang kulang na lang dito is tornilyo na lang. Mamaya na lang yan. Ito. Ito yung channel 1 na nakalupas pala yung selector doon. Pang bibis yata nila yung busing to, eh. Gamit na lang kayo ng headset. Kalabog yung tunog niya. Ano? Ito yung channel 2. Po yung lupas. Tingnan natin kung magkakaboses siya. Ano, okay. Ayan, may boses na. Para mas marinig nyo. Ayan, channel 1. Ayan, channel 2. Ayan, normal na yung tunog niya. Ayun lang talaga yung naging sira niya, yung naging umido yung inya na pinahirapan ako. Tapos itong isang K1058. Pinalitan na natin to. Buti meron tayong isa pa na piraso na brand new or bago. Okay pa yung control niya? Okay pa? Oh, yun lang guys. Hanggang dito na lang yung walang kwentang vlog natin. Sana nakapagbigay idea ako. Tagal, pangalawang araw ko bago ko nadali ngayon. Ayan, oras na ngayon, no? 5:44 na ng hapon. Meron talaga ang gawa na minsan akala mo madali lang, then pag din troubleshoot mo is mahihirapan ka. Alain mo sa dami kong sinusuyod, eh. Yun lang pala na umindo pala yung linya. And then syempre ito, isa sira rin ito. From Samar or Leyte, bali okay na yung Atos Sundra na C50 mo. Bali kung ko na lang to, obserbahan ko na lang ng medyo matagal-tagal pa. But tingin ko goods naman na ito, eh. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7 sa mga gustong magpa-repair along sa Uyo, Quezon City, and number 461 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, hindi siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.